By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph, and worshipped, leaning upon the top of his staff. By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel, and gave commandment concerning his bones. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Sabay-sabay po tayo dalawa. Ready, go. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Isa pa. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Let's pray, Lord. Maraming salamat. Mga salita niyo, Panginoon, sa aming bilang, Panginoon, we pray na kayo pagpala, Lord. As we trust you, Lord, na kayo pagpapalain niyo, Lord, sa inyong masalita. May po yung nag-aaral, Panginoon, iba bata pa, but I pray na sila po ay mamahali nilang inyong salita, Panginoon, inyong gawain, yung mga kapatid dito, Lord, we pray na kayo po ay bless sa aming pag-aaral ngayong hapon, Panginoon. Kayo malalhati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Okay, sabi po dito ay medyo hanggang dyan, no? Busin natin. 26. So, again, ito pong chapter na ito ay tinatawag nila. At tama naman, no? The faith chapter. Kasi kung napansin nyo po, di ba? By faith, by faith, by faith, by faith. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, dito ka na lang, gitna mo yan dalawa. Ayan. Ayan, si King. At saka, naku, matindi pala itong mga ito eh. My king, my prince. Si Joy, mabait, no? Masaya ka ba, Joy? Hindi, hindi. Pinsan. Ah, tita daw, tita. So, yan, no? Bakit faith chapter? Una, dinefine yung faith dyan. Tapos, later, ito yung mga tinatawag na heroes of the faith. Ito yung mga may pananampalataya sa Diyos. Sinong hero nyo, prince? Sinong gusto mong hero? Ikaw, Justin. Wala, Joshua. Sinong hero nyo? Ngayon, naiya kayo. Ikaw, Jeff, sinong hero mo? Spider-Man ka. Naka-Spider-Man ka. Totoo ba yan? Hindi naman eh, di ba? Kunwari lang yan eh. So, yan ang problema dyan sa mga hero na yan. Pero ang heroes talaga, yung may mga nagawa. Hindi yung... Kaya yung mga politiko natin, pinagtatalunan pa kung may nagawa ba talaga yan, di ba? Gusto nilang i-ano, si, sino bang ano natin ngayon? Gustong... Si Marcos, gustong ilibing. Nailibing na yun eh, no? Mga bayani. Ay, hindi ba? Talaga ba? Naisingit siya, di ba? Naalala ko yun. Hindi ba? Kasi maliit yun eh. Alala ko yun eh. Alam ko na ilibing siya, kaso ang liit daw nung ataol. So hindi yata yun. Alala mo na eh. Peke lang. Anyway. So yung mga tamang gawin nating heroes, di ba? Sinong hero ni Christine? Sinong hero mo? Hinahangaan mo? Sino? Nusunod mo? Ha? Sino pina-follow mo? Si Christine talaga. Wala akong makuha ang sagot eh. Kahit isa lang, Christine. Nabigyan mo naman ako. Ikaw, DM. Jesus. Bukod kay Jesus. Stepfather. Si Joy. Kilala ka bang ano? Tinitingala ang tao? So ngayon kasi nga, puro kunwari na lang kasi nadadala yung mga tao doon. Kunwari, may powers. Mabilis.
Malakas! Madaldal! Nahihiro bang ganang madaldal? Alam nyo pala eh. Huwag yung gayahin. Huwag yung pauso. Yung hero na dapat pinafollow natin, yung siyempre, bukod ka sa Panginoon, yung sumusunod sa Panginoon. Amen? Amen. Yung mga taong sumunod sa Panginoon, kahit hindi madali. Diba? Ngayon, mag-attend lang sa church, mahirap na, pinagbabawalan pa tayo. Amen? Buti nga, dito kayo. Mamaya makikita natin, lalo doon kay Moses, matindi yun eh. Kaya na, natapos po natin yung si Abel, si Enoch, last week. Okay, sino pa dito? Si Abraham, si Noah. Eh, mga ginagaya dapat natin. Kasi nanampalataya sila sa Diyos, pinagpala sila ng Diyos. Ngayon, nandito sila. Kilala sila, maganda yung ginawa nila sa buhay nila, di ba? Hindi yung maganda. Sino ba yung si ganyan? Nari, si DM. Sino ba yun? Ako, yun yung ano. Namatay si DM. Nag-away pa yung ano niya, yung kabit niya, tsaka yung ano, pangit naman ng ganun. O kaya wala man lang atin sa'yo kasi walang kwentang tao. Mga ganun ba? Pero pag namatay ka, di ba, bayani ka, sino nga atin sa funeral mo? Nika. Nahilig ka ba umatay sa funeral? Minsan, sama kayo sa amin. Lagi kami nag-funeral, di ba? Marami nang emotunan doon. Yan nga, may kwerna tayo, di ba? Minsan, kakanta tayo. Kasi, bukod sa dahil maiyak sila, at least makapakinig sila ng awiting maayos, di ba? So, kaya din na nagkasama sa... Minsan kasi, di, wala tayong makayanan eh. Dumami sa sakin natin. Hindi, sabagay, kahit dalawang sasakin, okay na yun. So, marami kayong matututunan sa funeral. Kasi, doon yung nalalaman. Katulad yan, ako especially ako, tinatanong ko. Kasi nga, gasalita ako eh. Sino ba yung si Brad? Sino ba yan? Di ba? Alam ka naman magsinungaling ako, di ba? Alam niyo ba yung kwento ng ano, yung matalinong pastor? Makwento muna ako kasi naikinig eh. Matalino yung pastor eh. Eh, mayroong loko-loko. Mayroong mayaman. Ano na rin, si Duterte, tsaka si... Yung mga kapatid ni Duterte. Si Sara Duterte. Anak niya ba yun? Anak niya. Ano na rin, namatay si Duterte. Tapos si Sara, sabi sa akin, huwag na ako. Sabi sa isang pastor, sabi na lang, oh, pastor, babayaran kita ng malaking halaga. Pero gusto ko, sabihin mo, pag nag-service ka, sabihin mo, si Duterte ay napaka, ano siya, siya ay santo. Ibig sabihin, napakabuti niyang tao. Makajusto si Duterte. Okay, si Rodrigo Duterte. Okay, naintindihan niyo? Eh, yung pastor matalino. Kasi kailangan niya rin ng pera eh. Alam niyo na ba yung kwento yun, di ba? Hindi niyo pa alam. Sige, makinig kayo ha. O di si pastor ngayon, di sige, tumayag. Basta ang usapan, tatawagin mong santo si Duterte, si ano, Rodrigo. Yun ang sabi ni Sara. Hindi pumayag si Duterte, ah, si Duterte tuloy, si pastor, kung sino man yun. Nandun na siya, eh, magaling yung pastor eh. Tsaka hindi siya nag-compromise, matapang din. Kaya sabi niya, ito pong nakalibing dito ay isang loko-loko, corrupt, ano pa ba? Palamura, bastos, ano pa? Pamatay tao, walang pakialam sa ano, anong ginari Duterte? Ang daming batay ko sa kanya eh. Mapatay ng tao, walang ano, di ba? Tsaka pinapasarado yung mga business, tapos sila nag-take over. Loko-loko itong taon to. Pero kumpara kay Sara, santo siya. Naintindi, di ba? Huwag ko naikinig eh. Ang galing ng pastor, no? So, bakit ko sinabi yun? Kasi nga, pag matino kang tao, di ba? Patay ka na, katulad last time na ano natin kay. Sino yung nagsasalita daw kahit patay na? Wala. Sino dito last week? Ito ay last week? Thursday? Sino yung nagsasalita na patay na? Yan, si Abel, di ba? Yung nasabi sa kanya, di ba? No?
He being dead, yet speaketh. So, sana ganun kayo. Ang nagsasalita sa inyo, yung ginawa. Maalala ko, si Nadine, nagdala yan ng mga bisita sa church. Kaya, mamimiss natin si Nadine. Farewell. Nari lang, ha? Diba? So, yan. So, natapos. Hindi tayo natapos kay Abraham. Hindi tayo natapos, no? Ika lang. Tapos mo tayo kay Abraham. Hindi, nasa na ba ako? Yan, sa 9 lang tayo, no? So, hindi tayo natapos kay Abraham, pero isa sa mga ginawa niya, bago kay sa asawa niya, ay siya ay nanampalataya sa Diyos to the point na sinabi ng Diyos sa kanya, umalis ka dyan! Umalis ka sa yung nation, tapos pumunta ka sa city na sasabihin ko sa iyo. Hindi sinabi yung details, hindi sinabing mayaman ba yung city na yan, sinong gusto mag-migrate dito, kung may pera kayo. Dati, hindi ko naisip niya kasi nga, wala na tayong pera eh. Pero yung mga taong mayaman doon, nakapag-ipon dito, namimili na yung bansa. Ano kayang bansa pwede mag-migrate? Pilipinas, walang kwenta eh. Na-traffic. Sa US din, ma-traffic na. Sa Switzerland, puro bundok naman doon. Pero maganda rin daw doon, daw. Iba, gusto Netherlands. Yan daw, safe daw yan sa World War kung sakali. Hindi rin. New Zealand pala. Ano sinabi mo? Netherlands, mabaha doon. Pero maganda yung ginawa nilang dam. Okay, but anyway. So, ito si Abraham daw, bakit siya pumayag na umalis siya doon? Okay? Kasi naniniwala siya sa Diyos. Yan na nasa city, di ba? So, pero sinabi dito, lumalim tayo dito last week. Eh. So, ibig sabihin, hindi siya yung basta lang gusto ng, ano mag gusto yung puntaan? Saan mo gusto ng pumuntang bansa? Wala ka sigurong alam. Gusto mo sa US? Bakit? Ikaw, Jeff, saan mo gusto? Kayo na nung bida dito eh. Ha? Saan mo gusto? Sa? Hindi mo alam. Ibang bansa, maganda, sabi nila. Okay? Maganda naman talaga. Bigyan ko example. Katulad nga, sabi sa Switzerland, may amat ba mga tao dyan? Sabi, okay, malaki daw ang sweldo daw. Hindi rin lahat. Ano iba, oo. Ano pa? Sa Paris. Marami daw fornicator dun. Marami rin bading dun. Sa Israel, maraming bading. Ano pa? Ano gusto? Pag Kristiyano ka, wala kang masabi, no? Sa Iceland, ganun din yun. Marami rin fornicator dun. Sa Canada, nako. Maganda rin daw dun. Malamig. Nasa liberal na rin sila dun. So, kasi sabi dito, si Abraham, hindi niya gustong pumunta sa kung saan lugar para mag, ano, libang-libang. Okay? Ang hinahanap niya talaga, yung kalooban ng Diyos sa kanya. Yun yung sabi dito na pag-aaral natin last week. O sana ganun kayo, eh, mga bata. Nangarap na ba kayo sa buhay niyo? Kaya ako, binibigyan ko kayo ng pangarap eh. Ini-influence ko kayo na mangarap din kayo, hindi yung panay. Ito, si Stephen, lagi ko sinasabihan. Ano yung gusto mo ba mangyari? Kaya pinag-aaral namin ng mabuti. Kasi pag hindi ka nakapag-aaral, ang hirap, di ba? Alam niyo na ba yun, mga bata? Sino nag-aaral ng mabuti dito? Si Lady, nag-aaral ng mabuti? Ang hirap ng buhay, di ba? Mapunta ako sa kanila eh. So, pero si Abraham, ligit pa doon kasi mayaman na si Abraham. Ang hinahanap niya pala, hindi yung makalupa, kundi yung makalangit. Matapos tayo dyan last week. So, ngayon dito naman, punta tayo sa asawa ni Abraham. So, si Abraham pala ay dakilang lingkod ng Diyos. Yung asawa niya kaya, loko-loko ba? Madalas na hindi, nabanggit ko lagi sa inyo mga bata. Ang ibibigay ng Diyos sa'yo yung malamang sa hindi, kapantay mo. Okay? Especially pag bata ka naligtas. Tapos iniwanan mo yung church, sa palagay ko, makakahanap ka ng maayos na asawa. Palagay mo, Christine. Kunwari, ligtas ka na ba? Tapos umalis ka sa church, kunwari lang. Gagawin mo ba yun? Kunwari lang, ganun. Kasi sabi mo, pastor, lagi lang tinatanong ni pastor, ayoko na nga dito. Hindi umalis ka sa church. Sa palagay mo, bibigyan ka ng Diyos na maayos na asawa. Siyempre, hindi. Alam mo yan, di ba? Kasi hiniwanan mo siya eh. Parang nagtiwala ka sarili mo. Wala kang pakialam sa iyo, Diyos. Parang gano'n, di ba?
So kaya, makikita natin si Abraham, di ba, maayos sa likod siya ng Diyos, binigyan din siya ng asawa niya, hindi rin basta-basta, amen? Naandito rin sa listahan, no? Sabi-sabi dyan. Through faith also, Sarah herself received strength to conceive seed. No? Lalo niyo ba si Sarah, baog siya, di ba? Hindi siya magkaanak eh. So sa babae, mahirap yung ganun. Buti sa baybay sapa, walang ganun nata eh. Nagdadamihan ng mga anak dun eh. No? Inagpala kayo kahit o paano, no? So si Sarah, problema, maka-Diyos sila kaso, hindi siya nagkaanak. So problema yun ang mag-asawa, huwag walang anak. Pero, pinangako ng Diyos, magkakaanak kayo, hindi yung anak sa labas, ha? Nung una, kasi ganun eh. Hindi sila nagtiwala. Pero nung bandang huli, sabi, Lord, sige, tiwala ka. Ang tanda na ni Sarah, ilang taon na siya, nakalimutan ko na nga. Nung una, 70 si Abraham, nung pinangako una, di ba? And then later, 99. Tapos, pinanganak, 90 si Sarah. Okay, salamat. Si Abraham is 100. Kakaanak pa ba yun? Karamihan sa atin, patay na, diba? Pero nagtiwala sila sa Diyos, nagkaanak pa sila. Amen? Amen. Kasi sabi dito, pag nagtiwala ka sa Diyos, kahit yung imposible, pastor, ako hindi na makakaon sa buhay. Wala na, walang magkakagusto sa akin. Tingnan nyo lang yung tsura ko eh. Kulay pa lang ng buhok ko, iba na. Gupit ko, iba na. Sino magkakagusto sa akin? Ayusin mo kasi, di ba? Ayusin mo yung buhay mo, yung salita mo, yung pinupuntahan mong lugar. Amen? Kaya itong pinaka-pangarap nila, pinangako ng Diyos sa kanila, legitimate naman, di ba? Anak yan eh. So binigay sa kanila, kaya huwag niyo sasabihin na imposible. Amen? Amen. Pastor, ang kulit ng anak ko, hindi yan ano, tiwala ka lang sa Diyos. Pastor, wala kaming sakyan. Maraming jeep dyan, at taxi. Pero kung sakaling ano, di ba? Kasi naasar ako sa mga pumaparada sa atin dito eh. Gaganda na sa sakyan, walang ano, eh, parking eh. Pero kung anong kailangan mo lang, amen? Kaya si Sarah, nagtiwala siya sa Diyos, nanganak siya. Nagkaroon siya ng asawa. At mga babae ito, si Sarah po ay binanggit po yan dito na talagang maganda siyang ehemplo nyo. Amen? Kaya kilalaanin niya yan. By the way, ano ba sinabi dito? Bakit siya daw, bang sabi ko kanina, nagtiwala. Sabi niya, because she judged him. Sino yung him dito? Ang Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos kasi naniniwala siya ang Diyos. Pag ang nagtiwala pala tayo sa Diyos, siya ay mapagkakatiwalaan. Hindi yung katulad ng ibang tao, di ba? Pag may lokolong ang Joshua, sumama ka sa akin. Ano? Masaya to, masaya. Eh, loko-loko pala, sumama ka. Ano mangyari sa'yo? Napahama ka, di ba? Pero pag sa Diyos ka nagtiwala, hindi ka mapahamak. So, ganun ang Diyos at nangako siya kay Abraham and Sarah, napabuti sila. Pinagpala sila. Next, sabi dito, therefore sprang there even of one and him as good as dead. So many as the stars of the sky in multitude and as the sand which is by the seashore innumerable. So yung sinasabi dito, ayun, si Sarah. Kasi patay na, parang sinasabi, ano ba yung baog, di ba? Ba't ang sabihin nung, ba't parang yung aking kamatis, meron na akong bunga. Dalawa. Kaso, mabot pa. Parang ganun din. Ba't kaya hindi nagkakaanak to, di ba? Babae naman. Mayroon namang ano man yan. Asawa naman. So, pag hindi ka nagkakaanak, parang kang patay. Parang ano, di ba? Walang bunga. Yan. Hindi na, dyan na. So, pero ano nangyari? Nagtiwala sila sa Diyos. Yung kala nilang wala na, baliktad ngayon. Ano sabi dito? And hindi nila mabilang. Gusto nyo ba ganun yung pagpapala nyo? Sino dito ang kulang na kulang? Na basta, wala na naman kaming ganito, wala kaming ganyan. Sino dito? Sino? Inaiisip nyo yun? Wala? Hindi nyo ah. De, pero aminin natin minsan, di ba? Minsan lang. Oh, lahat naman tayo. Katulad nito, pag tinitingnan ko yan, sikip na natin, di ba?
Ako yung na-pressure dyan eh. Oh, si Pastor, ganun din lagi sinasabi nun eh. Ang hirap, wala, pag may programa tayo, wala tayong place. So, minsan naisip ko rin yun, as a church, parang hirap natin. Wala tayong paglagyan. Pero, kung nagtiwala ka sa Diyos, ano mangyayari? Baliktad. Walang paglagyan yung pagpapala. Yun ang maganda. Sino may ganun ang problema? Basta lahat ng bangko, mayroon na akong ano eh. Wala pa yung bangko ngayon? Meron sa ano, yung mga, yun, sa Swiss Bank. Hindi natin alam yun eh. So, ganun si Sarah, kahit isa lang yung anak niya, siyempre yung mga descendants niya ay napakarami. So, yun ang blessing ng Diyos. Amen? Amen. Iba naman, lagi sinasabi ko dun sa mga, kasi may kilala kami, soul winner, yung kasama ko. Walang anak eh. Kasi na, ano, amang ko, dahil sa, dati siyang mainginom kasi. Sobra siya mag-inom. So, anyway, kung wala ka mga ano, kunwari, wala ka talagang asawa, anak, eh kung soul winner ka naman, di ba? Hindi para ka rin may anak. Disciple mo na lang. Ganun ang ginagawa ng mga ano eh. Huwag nyo na rin hintayin na tumanda pa kayo bago kayo mag-alaga, mag-ampon or something. Maganda, ngayon pala, soul winner na kayo. Okay, hindi naman lahat ng tao, amponin nyo, di ba? Sabihin lang, magabayan mo sila. Di para ka na rin magulang nun. Amen? Yan, ngayon, itong verse 13, medyo, ano to, parang anti-thesis, anti-climax, kasi sabi dito, di sinasabi dito, di ba? Itong mga nagtiwala sa Diyos, matitindi itong mga to. Amen? Ito yung mga heroes natin. By faith, ganyan, ganyan. Sabi dito sa 13, no, ulitin pa to later, pero sabi dito, these all died in faith, not having received the promises. Parang, uy, point. Hindi na pala nila natanggap eh. Ba't ganon, Lord? Ba't ganon, Pastor? Nanampalataya sila, na-receive ba nila yon? Si Sarah, nakita niya ba yung napakarami niyang anak? Hindi niya nakita yun, syempre. Isa lang nakita niyang anak niya. Hindi niya nakita yung mga apo-apo niya. O ba't sinasabi sa atin ngayon ito ng Panginoon? Okay? So ito kasi kung naalala niyo, dinidefine natin is pananampalataya. Minsan, at madalas actually, hindi mo nakikita yung mga bagay na magiging bunga na yung pananampalataya. Amen? Yung iba makikita mo, pero iba hindi. Kaya gaya nga nito, hindi nila sabi, namatay na sila, hindi naman na tinanggap yung pinangako sa kanila. Do si Sarah, nagkaroon ng anak, pero hindi niya nakita yung napakaraming descendants. Pero sabi nito, but having seen them afar off, sinong, anong pinakamalayan na narating ng, ano yung bugtong-bugtong? Sagutin ang bugtong, dalawang bola, malayo narating, ano yun, Justin? Ha? Dalawang bolang itim, malayo narating. Ha? Ha? Gulong. Mata, di ba? Hindi alam yun. Gano'ng kalayo narating ng mata? Basta may ilaw, malayo. Ano? Gano'ng kalayo? Sabi nila yung Jupiter daw, tsaka Saturn, makikita yun daw ng naked eye. Eh. Lalo yung stars. Pero alam nyo, pananampalataya, malayo din na nakikita. Kasi for example, yung mga... Alam nyo ba yung... Lagi nito example, yung US, kasi nga... Kompleto yung ano nila eh. History nila, pinapangalandakan nila yan eh. So yung mga nag-establish daw yung United States, yung kaunlaran nila ngayon, nakita na nila yung mga ano yan, yung mga tatay-tatay nila. Okay, my next. Kasi lahat ng bagay, pwede mong makita kahit wala pa. Alam nyo ba yun? Hindi lahat, pero I mean, may mga bagay na pwede mong nakita. Kaya ngayon ako, nakikita ko sa inyo, pag makulit kayo, anong mangyayari sa inyo? Ay, depende kung inayos yung buhay nyo in the long run, di ba? Pero ngayon, mas maganda, sino yung mga mas maganda yung magiging buhay in the future? Yung mga ngayon pa lang, bata pa lang, ginagawa na nila yung dapat nilang gawin. Amen? Kasi tuloy-tuloy yan eh. So, mas mapalad, syempre, mas bata pa lang, tinuturo ang salita ng Diyos, pero hindi nga lahat nakikinig.
So, kaya maganda, kung bata ka pa lang, sumusunod ka sa salita ng Diyos, yan, yung mga basa nyo, nagkakabisado, di ba? Ako, lagi kong naingit sa inyo pag ganyan, kaya hindi ko naman tindihan yung iba, tinatamad. Eh, ako, so, pwede lang, may balik ko yung past, hindi yung mangyayari yun, di ba? Malaki ang magagawa nyo sa Panginoon, especially. Madami kayong magagawa. Marami opportunity na magbubukas sa inyo. Hindi katulad ng iba na hindi nakikinig. Yung iba dyan, parang may example lang yan. Nakita, kilala nyo ba siya ganyan? Hindi nakikinig dati, di ba? Ayun, ang ganun ang buhay niya ngayon. Addict na. Mas napatay na, namatay kasi hinabol ng police na top hang. Ang pangit ng ganun, di ba? So, kaya sabi dito, yung mga mananampalataya pala, especially yung mga fathers of the faith, ito, mga dito sa ano, hindi nila alam, pero nakita na nila malayo pa. At sabi nito, persuaded of them. Isa yun sa mga definition po ng faith. Ibig sabihin ng faith, di pinipilit. Amen. Amen? Kasi pag pinilit ka, wala na. So, pinipersuade ka lang, katulad nyo ngayon. Alam nyo ba lahat ng alam ni Pastor? Hindi, pero unti-unti, nakikinig kayo. Yung iba, nakukuha nyo na. Tapos, papatuloy pa kayo. Ganun lang, persuade. Walang pipilit katulad nung lagi sinasabi sa inyo. Lahat ba kayo sumusunod sa dress code natin? Hindi naman, di ba? Ang iba sa inyo, lagi bang umaaten, lagi bang maaga, hindi naman. Pero hindi kayo pinipilit. Kasi kayo yung pinipersuade, tinuturuan lang kayo. Dapat yung gawin, kayo na yung matututo. Pag laki nyo, ay maganda pala yung sumunod. Pag hindi pala ako matindi, hindi na ako masaya sa bahay eh. Di ba? O kaya pag hindi pala ako nag-memory verse, parang ano, kulang eh. Di ba? Mas masaya pala yung ano, sumunod sa Panginoon. So, unti-unti, doon kayo lalago pag sumusunod kayo. At sabi ito, embrace them. May mga panahon na, yung mga bagay na tinuturo sa atin, parang ganyan ka lang, nasa distance ka lang. Naniniwala ako dyan, pero hindi masyado. Diba? Pero pag talaga naniwala ka dyan, embrace mo yung sabihin, kahit anong mangyari, dito na ako. Amen? And confess that they were strangers and pilgrims of the earth. So, separation na yan, ibig sabihin. Sino dito yung makamundo pa? Siyempre, hindi mo tataas yung, ano yung sa'yo makabundo? Kung ano yung uso ngayon, doon pa rin. Kung uso ang ano, sabagay, okay lang to. Pero hindi dinadala to sa church. Okay? So, ano pa ba yung mga alam yung makamundo? Alam nyo na yan eh. Kanta, palabas, sayaw, diba, TikTok, alam nyo na yon. Mga damit na hindi tama, di ba? Yung, yun nga, siyempre, hinahangaan mo, no? Si Duterte, o sino? Sino mo uso ngayon? Hindi ko na rin alam, eh. Uso pa ba si, ano? Vice Pangit? So, hindi ka doon makikiayon. Amen? Ang, sasabi dito kasi, confess that they were strangers and pilgrims. Ibig sabihin, hindi tayo, mga Kristiyano, hindi tayo tagalupa. Ano tayo? Tagalangit. Eh, kaso nasa lupa tayo eh. Kaya nga strangers. Ibig sabihin nun ay dayuhan. Okay? Andito tayo sa mundo ngayon, pero hindi mo gustong, ano ba uso ngayon? Dapat ganun din ako. Eh, uso pa yung alam mo na, pasikatan. Dapat ganun din ako. Payamanan, ganun din ako. Payabangan, ganun din ako. Diba? Kahit yung mga church ngayon, ganun eh. Mapa-commercial-commercial pa sa Facebook. Diba? Ngayon, pati yung Mormons, ganun na rin eh. Kunwari, let us study the Word of God. Yung pala, Mormon pala. So, huwag tayo makikiuso lang, amen? Kung ikaw ay dayuhan lang dito, anong gagawin mo dito? Nakikiisa ka rin, pero hindi, ibig sabihin, hindi, may preaching na ganun, sabi dun, loosen your grip to this world. Ibig sabihin, hindi yung mamahalin mo yung gusto yung mundo. Amen? Katulad niya, meron kayong ano, alam mong nagkakabala niyo ang bata. Katulad niya niyan, yung Facebook, kunwari. Huwag yung masyadong mamahalin yan. Kunwari, sinabi sa iyo ng magulang niyo, hindi ka man magkakatiwalaan dyan. Oh, inalisay niyo yung cellphone. Magagaling ka ba sa magulang mo? Inalis ka ng Facebook eh. Mas alam niya yung mabuti sa'yo, di ba?
Ganun din si pastor, no? Pag sinabi, huwag kayong maganyan. Yeah, pag Sunday, dito kayo sa church, ano nga, gawin nyo? Eh, merong session yung mga ano. So, sabihin, hindi mo sila mamahalin yung sanlibutan, pero kaya ito ang ginawa nila. Mga heroes of the faith, sabi dyan, confess that they were strangers and pilgrims on the earth. Later, mamamatay tayo, ang pinaka gusto nating marating sa langit. Hindi kaya hindi tayo magpapayamanan dito, di ba? Hindi natin mamahalin yung sanlibutan. Andito tayo, pero hindi natin mamahalin. Naintindihan nyo ba yun? Gusto mo, hindi big deal sa'yo kung sikat ka man. Hindi ka naman sikat eh. Hindi yung big deal sa atin. Move on tayo. Sabi niya, for they that say such things declare plainly that they seek a country. Ito nga. Kaya tinatanong natin, ligtas ba kayo? Pupunta ba kayo sa langit? Laging tinatanong yan eh. Paglalo na pag na-observe ba namin, parang tinatamad ka. Anong pinagmahandaan mo sa mundo? Kung taga-langit ka naman. Kaya sabi dito, yo, itong mga to at tayo din, kaya sinasabi natin, Brother James, bakit pwede ka namang ano, mang pogi ka nang, ba't di ka ano, sumideline dito? Hindi na tinatanong yun, di ba? Kasi ang kaligayahan ko, yung pagsunod sa gawain ng Panginoon. Ganun yun. Hindi nila maintindihan yun. Bahala sila. Sila yung, di ba? Ang hinahanap ko, bilang mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, at sabi dito, plainly, hindi yung, ba't ka ba na church ng church? Hindi, ano lang po. Wala lang. Sabihin mo, ano bang hinahanap mo? Diba? Alala ko tuloy yung mga sakubaw kasi, ganun eh. Yung sa overpass doon. Kuya, ano bang hinahanap mo? Eh, itsura pa lang, mandidiri ka na eh. Ano bang hinahanap nyo? Yan, so dapat yung kalooban ng Diyos. Ito yung medyo may nagbigay siya dito ng magandang pag-isipan natin. Ha? Ganito yan. Kasi naalala nyo naman si Abraham, di ba? So, galing siya sa bandang ano yun eh, Chaldees. Mga Babylon din yun eh. Galing sila doon, pinali sila doon ng Diyos. Kung naghahanap lang siya talaga ng bansa, o tsaka alam nyo naman nangyari sa kanila, di ba? Nagpunta sila sa Egypt, nakalaya sila doon. Ba't di sila bumalik sa pinanggalingan nila? Kung ang hinahanap lang nila ay sabi natin comfort, mayamanan, ba't di sila bumalik? Nakita nyo ba yun? Di ba nung umalis sila doon, di na sila bumalik? So pwedeng-pwede natin sabihin to sa, siyempre sa religion natin, for example, galing ka nang alam nyo na, yung part 3 ng ating sa Catholic, sa linggo yan ha, na galing ka nang Catholic, babalik ka ba doon? Depende sa'yo. Di ba? Kung nakita mo, mali yung tinuturo doon, di ka naligtas doon, maloko-loko pa yung leader doon, babalik ka pa ba doon? Eh kaso, mga Baptist, hindi yung ganyang kanalaki yung church eh. Eh dito, malaki kami, marami kami. So what? Diba? So pag inalisan mo na, nakita mong hindi maganda doon, spiritually especially, huwag ka nang babalik. So ganun na nangyari sa kanila. Wala na silang dahilan na bumalik doon sa kung saan sila pinanggalingan nila. Una, pinaalis na sila ng Diyos doon eh. Babalik ka pa ba? Kaya sabi dito, pero ang tanong dito, ganito. Mas maganda ba yung Canaan na lugar kaysa sa Babylon? Really? Physically? Sabi ng mga istorya, yung Babylon daw, talagang yung, kaya doon nung nasakop daw yun ni, ano, sino ba yung Greek? Alexander. Namangha daw sila talaga kasi talagang wow. Ang ganda. Ngayon tayo, babalik pa ba tayo sa iniwanan natin na sinabi ng Diyos, iwanan mo na yan. Huwag na. Okay, pero sabi dito, hindi lang ito basta lugar. Ano mas maganda? US, New Zealand. And then, now they desire a better country that is unheavenly. Okay, hindi tayo pumunta doon para lang mas maganda. Ano bang maganda dyan, ano? Site dyan sa San Mateo. Wala naman, di ba? Meron siguro, bundok, Timberland. Ano pwede muntahan dito? Nine ways. Shotgun.
Saan? Timberland. Hindi ko alam yun eh. Mateo, marami nga dito eh, di ba? Dahil ba doon, dahil kaya punta tayo sa Mateo? O sumusunod doon tayo sa Diyos? So, ganun sila. Si Abraham ay umalis sa kanilang country, pero pumunta siya, hinahanap nila yung better country. Pero hindi yun sa, ibig sabihin nun ay physical, kundi yung langit pala yun, yung kalooban ng Diyos. Amen? Yun ang hinahanap. Sana ganun tayo. Hindi yung mga bata pa tayo, ay gusto ko, kahit anong mangyari, pupunta ako sa, mag-abroad ako kahit saan. Yung iba, ganun ang gusto. Walang iniisip, kundi kahit hindi sa amin, marami nang nagkaganun eh. Pinilit. Basta abroad ka, huwag lang sa Pilipinas. Kala mo okay yun? Okay, medyo bumalik tayo dito, no? Hindi tayo abot dun sa ating, 23. Abutin natin. Sana ba ako? So, medyo binalik niya dito sa kay Abraham, kasi alam niyo na mga, kung ikaw ay mayamang ka na, ang madalas ginagawa nila, di ba, yung lahi nila ay pineprepare nila yan, di ba? So, kay Abraham, si Isaac yon. So, iniisip niya na yun, anong gangyayari kay Isaac, anong papamana ko sa kanya, anong mangyayari sa buhay niya. E, bandang muli, hiningi ng Diyos si Isaac. Paano yun? So, gusto ng Diyos, patayin mo yan, anak mo. Ialay mo sa akin. Medyo, kung alam nyo na yung kwento na yun, medyo mabigat yun kay Abraham. Nandito na ngayon pangako, tinupad na ng Diyos, tapos iaalay mo yung anak mo, papatayin mo. So, kaya sabi dito, by faith, when he was tried, sinubukan lang pala siya ng Diyos. Offered up Isaac, and he had received the promise, offered up his only begotten son. Okay? So, sa halip na mag-alinlangan si Abraham, sumunod siya. At muntikan na nga niyang patayin si Isaac, di ba? Kasi nga, nananampalataya sa Diyos. At sabi dito, on whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Ano yung sabihin na sa tagu? Sabihin, sinabi na nga sa kanya ng Diyos na itong anak mo si Isaac, dito manggagaling, syempre yung mga lahi mo. Wala ka namang ibang anak na, bukod sa anak niya nga si Ismael, pero hindi yan ang pagpapalain kong nation. Ang sinabi niya si Isaac. Kaya anong papatayin niya, paano kayo? Anong gagawin mo? Diba? Kasi sabi dito, 19, ito po yung explanation. Kung nagdududa ka, bakit kaya papatay ni Abraham yung anak niya na doon nga manggagaling yung lahi nila na pagpapalain ng Diyos? Kasi ito yung explanation. Sabi dito, accounting that God was able to raise him up. Amen? So yung paniniwala ng resurrection, matagal na yan. Amen. Hindi yan ang galing sa New Testament lang. Ito sinasabi dito eh. Kaya siya naniniwala, kaya niya papatayin kasi ang alam niya, ang Diyos, binigay sa akin ng Diyos to, kailangan ko yung anak ko para magkaroon ako maraming lahi nga, pagpapalain niya. Eh di papatayin ko, kaya naman buhay ng Diyos yan eh. So ganun tayo dapat, amen? Sa pananampalataya, ang kamatayan sa atin, hindi ang katapusan. Kung mapatay man tayo, yung ating ginawa-gawa dito, yung mga tinuturuan natin, magpapatuloy yan, amen? Ganun tayo, hindi tayo takot. Eh, mapasarado yung church nyo kasi nag-church kayo kasi sabi, may virus. Sino susundin natin? Kapunta tayo mamaya dyan. Sabi dito, ito pa, sabi dito, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Yung sabihin nun, ganito ba sabi sa Galatians 3, si Abraham ba ligtas o hindi? Nakilala nyo ba si Jesus? Hindi pa, physically. Pero sabi dito, nung naniwala siya na si Isaac ay pwede yung patayin at pwede mabuhay magmuli, sabi dito, from whence also he received him in a figure. So tinanggap niya na pala ang Panginoon noon yun. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya sabi sa Galatians 3, pre-niche ng Diyos kay Abraham ang gospel. Eh wala pa naman si Jesus noon eh. Pero ito mo nga sinasabi natin, na si Jesus wala pa ng Old Testament, pero nakatingin na sila doon, pinangako na ng Diyos, si Jesus, darating. So, tinanggap na rin nila yung mga taong naligtas in the Old Testament, tinanggap na rin sila si Jesus. Naintindihan niyo ba yun? Ganun po yung explanation doon, ha? Kasi yun, legitimate question naman ng iba. Paano nangyayaring manampalataya ka lang kay Jesus, maliligtas ka? Eh, paano yung mga Old Testament saints? Hindi ganun din, nanampalataya sila sa Panginoon. Ganun din. Pinit sila yung gospel, wala silang magagawa, para sila maligtas sila. Kanino sila mananampalataya?
Ganun din sa Diyos. Kay Jehovah. Amen? Ang Jesus po, ibig sabihin niya, Jehovah Savior. So, ganun din. At tandaan niyo po yan, ha? Kaya sabi dito, from whence also he received him, tinanggap niya ang Panginoon, in a figure. Kasi, anong sabi sa Romans 10:9? If thou shalt confess with thy heart the Lord Jesus, and shalt... For thou shalt... If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead. Ganun din yun, diba? Thou shalt be saved. So, ganun din dito, tinanggap niya ang Panginoon. So, pareho lang. By faith, Isaac... Ito, medyo... Pumunta na siya kay Isaac, blinis si Jacob, and Esau, concerning things to come. Hindi natin pupuntahan yan, pero sabi yan sa Genesis. Okay? Hindi pa nangyayari, sinabi niya, ito yung mangyayari, pagpapalain kayo ng Diyos, pero si Jacob yung pipiliin. Amen? Though umaman sila pareho physically, pero si Isaac, so si Jacob, siya yung pinagpala ng Diyos. Talaga, at natupad sa kanya yung pangako ng Diyos. By faith, Jacob, when he was dying, blessed the sons of Joseph and worship leaning on top of his... Mahirap ba yung gawin yun? Kasi kung maalala niyo yung buhay ni Jacob, pinagpala din siya ng Diyos, pero physically lang, parang nakalimutan na nila yung ano yung pinapagawa sa kanila ng Diyos eh. Minsan, ganun tayo mga Kristiyano eh. Puro inisip natin parang kakapera, yung mga importante sa atin, di ba? Ganun naman talaga sa tao, pero... Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Amen? Ito mga batang to minsan, dito lang kayo para sa... Hindi ko alam. Diba? Minsan nakakalimutan yung bakit kayo dito. Bakit kayo dito, Jeff? Bakit kayo dito? Makinig. Sprints, bakit kayo dito? Lakas mo. Kanina, lakas ang boss mo eh. Bakit kayo dito? Makinig ng... Tapos, tama yun. Pero pag nakinig ka ng Bible, ano na, mayayari sa'yo? Ha? Natututo ka, di ba? Malalaman mo yung kalooban ng Diyos. Kaya makinig kayo. Kaya, sa kanila naman, diyan nakalimutan yun kahit sa mga pastor minsan, ang pinag-uusapan nila, gusto na lang palakihan ng mga ano, hindi na nag-soul winning. Ano nangyari? Mayaman eh. Marami na member. Tuloy-tuloy na lang. Service-service. Pero wala soul winning. Anong klase yun? So pag ganun, naliligaw ka na sa dapat mong gawin. Ganun din mga Kristiyano. Pag attend-attend ka lang dyan, hindi ka na nagnangarap. Isang araw, gagamitin ka ng Diyos. So, paano nga nangyari yun? Di, ngayon pa lang, pagpagamit ka na sa Diyos, hindi yung isang araw. Mapapalayo ka sa kalooban ng Diyos. Amen? So, sila dito, parang yun nakita ko kasi dito eh. Parang yung mga kwento na nangyayari sa buhay nila, parang hindi nila pinag-usapan kung ano yung mangyayari sa kanila. Yung usapan nila, yung payaman. Ganun-ganun na sila. Pero, nung matay na sila, naalala ngayon ni Jacob. Hindi pala tayo basta-basta. Amen? Dapat, ipagpatuloy natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya, blines niya yung anak ni Joseph. Kung naalala niyo na nangyari doon, ang special kay Joseph is, dalawa yung naging inheritance niya. Hindi naman siya panganay, pero yung minana niya sa kanilang magulang kay Jacob, doble. Kaya kung maalala niyo yung anak ni Joseph, Manasseh and Ephraim, na doble yung inheritance. Anyway, by faith Joseph, when he died, made the mention in the parting of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. So, kahit si Joseph ay pananampalataya din sa Diyos. Bakit? Kasi alam niya yung sinabi sa kanila, doon kayong matitira, mamanahin niyo yung promised land, eh nasa Egypt sila. Ano nangyari yun? Eh, famine nga doon, kaya sila umalis. Pero alam niya na isang araw, dadalhin tayo ulit doon. Kaya sinabi ni Joseph, kung alam niyo yun sa Genesis, mamatay na ako, pero yung buto ko, sino mabuto dito? Mahalaga ba yung buto? Obviously, ano lang to, again, figure din. Ibig sabihin niya, naniniwala siya, naaalisin sila sa Egypt, dadalhin sila sa promised land. Naniniwala siya doon. Naniniwala ba kayo doon? Sana maniwala kayo doon. Ang gusto ng Diyos,
punta tayo sa perfect will niya. So, ihanda, paghandaan natin yun, pati mga anak natin. Okay, so ano nangyari doon? Ganun exactly nangyari, di ba? Nung dumating si Moses, andun sila sa Egypt. Nung pinalaya na sila, andun pa pala yung buto ni Joseph. Dinala nila. So, ibig sabihin, malayo pa yun. Pero nakita na ni Joseph, ganun ang pananampalataya. Amen? Amen. Ito na. Ito yung gusto kong abutin kasi natin eh. 10 minutes pa tayo. By faith, kayo muna magbasa. Ready, go. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's command. Okay, para sa mga hindi nakakalam ng kwento, ang utosan ng hari ay papatayin yung mga bata. Pwede ba yun? Yun ang nangyari dyan. Kasi dumadami na yung mga Israelite, sabi ng hari, eh ano sila dun eh, para silang minority group. Okay? Oh, ganito gagawin niya mga Israel. Pag anak nyo, lalaki, patayin nyo. Pag babae, sige, okay lang. Gagawin nyo ba yung sa anak nyo? Sinong balak magpa-abort dito? Ay, pag lalaki, okay yan. Pag hindi, papa-abort ko. Ganun ba kayo mga ladies? Pero sila, pinilit sila. Okay? Naalala ko na naman talaga yung vaccine na yan. Kasi alam nyo ba yung vaccine na hindi pa nga sigurado kung ano mangyayari dyan. At isa sa mga talagang maagang nakita nila dyan sa Pfizer, may epekto sa mga buntis, saka sa mga babae. May tinitira sila dito sa inyong pag-aanak. So, hindi nyo alam yun. Paano natin malalaman yun? Kailangan ng mga 10 years para malaman. May isang gamot na nakalimutan ko yung shinare ko last time. May isang gamot na kala nila, wow, wonder drug to. Di binenta nila ng binenta ngayon. Gagaling kayo dito. Kaso may side effect. Alam niyo yung side effect? Yung mga anak-anak pala ng mga uminom ng gamot na yon, nagkaroon ng parang polio. Kilala niyo yung mga ano? Malilit yung kamay. Nakalimutan ko, talamay data, parang ganun. Talamin, parang ganyan. Hindi nila alam, ano kaya, ba't kaya dumadami yung mga ganito? Nung ni-research nila, yung pala, yung isang gamot na sinasabi nilang FDA approved. Okay yan, gamitin nyo yan. Kumita sila ng malaki, yung pala yung nagpahamak sa kanila. Kasi gusto nilang gumaling sa isang sakit na hindi naman ganun ka, ano? Kalala, kasi gumagaling naman, parang COVID. Di ba? So tinake nila yung gamot, bandang huli, yung mga anak nila, nagkaroon ng sakit. So, hindi sila nag-research at may nag-warning na raw. Pero yun nga, magmamahal sa pera itong mga to, at yung iba naman, walang pakialam. Sige, okay lang yan. Ganun nangyari. So, ganun din sa bakuna na ngayon. Sino nagpapabakuna? Daddy, nagpapabakuna na eh. Hindi ko pinagbabawala, pero winawarningan ko kayo. Kasi ang dami nang namatay, ang dami nang nagka-side effect, daing nabaliw, daming... Yung kilala namin, sabi niyo, kala ko, mamatay na ako eh. Yung ano naman, doon sa kwento, ganun din, namatay din. Hindi ko alam mga tao ngayon, hindi na nag-iisip eh. So gagawin niyo ba yung mga bata kung sakaling sinabi sa'yo, oh, ang dami na nating tao ha, mga Pilipino, sabi ni Duterte, kunwari lang. Yan ni Tete. Ako natin lang. Ano makarelate kayo? Sabi ni Tete, oh, mga babae ha, pag nagkaanak kayo, pag hindi babae, patayin nyo. Gagawin nyo ba yan? Bakit? Kasi di tama eh, di ba? Pero dumarating yan ngayon, no? Magpabakuna na kayo, ano nga kung hindi kayo magkaanak. Wala silang pakialam eh. Kaya anong dapat natin gawin ngayon? Hindi yung kabaliktad, ano? Sabi nito, kaya but they because they saw he was a proper child. Anong sabihin ng proper child? Sabi ng iba, nung pinanganak si Moses, six-pack na. Alam niya, six-pack? Hindi ganun. Ang nakita ko lang dito kasi, pag pinansin mo yung term na ginamit ng proper, ano yung sabihin ng proper child? Hindi naman super special yun, di ba? Iba sinasabi, ganun, hindi yun. Ibig sabihin nun, ba't natin papatayin yung anak mo? Eh, anak mo yan. Kahit anong mangyari, dapat din mo yan. Kaya nung nanampalataya yung mga magulang ni Moses, papatayin ba natin to? Tayo yung mamatay. Eh, ba't mamatay yung anak mo? Ikaw na lang mamatay. So, what? Diba?
Sa ngayon, mas takot na yung iba. Katulad niyan, mawawala na akong trabaho. Kaya, susunod na lang ako kahit hindi tama. Tama ba yun? Kaya sinabi dito, hindi sila natakot and they were not afraid of the king's commandment. So, sino dito ang ano? Sinabi ni Duterte yan, di ba? Sinabi ko, sabi niya, pag ikaw, hindi ka nagpabakuna, huwag ka nang lumabas. Kapayag ka nun? Actually, dapat nga mag-isip ka na, ba't siya ginagawa yun? Para, kasi iniisip ko kayo para hindi kayo magkasakit eh. Tapos papakulong ko kayo, ha? Bahala kayong mamatay. Kasi I care for you as your president. Loko-loko is that? Dapat yung mga ganun na de-detect natin yun. Amen? Kaya ganun si itong mga magulang nila. Bakit ko papatayin yung anak ko? Eh, anak ko to. Kaya ano nangyari sa kanila? Pag nananampalataya ka daw, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka takot sa hari. Amen? Amen. May connection yun. Eksaktong yun. Kahit nasa power sila ngayon, ano man, sino man, Duterte, si Fauci, kung sino man, si Biden, si, kung sino man yung sa WHO, DOH. Itong sinabi namin, hindi kami takot! Dahil nananampalataya kami, meron kami immune system. Amen? Amen. Eh, baka mamatay ka sa ko. Hindi nga marami namamatay eh. Kung siguro talaga marami na may case ka pa eh, hindi nga ganun. So yan sabi, dito na tatapusin. Pag ikaw may pananampalataya ka, hindi ka takot kahit kanino. Amen? Amen. Takot ka lang sa Diyos. Pag wala kang masabi ka natin, bakit mo gagawin yan? Sa kapwa mo tao. Kaya naasar ako sa may kilala ako dati, mabait na tao naman, kaso sabi ko, pinipilit na yung mga tao magpabakuna, wala kang masasabihin. Tapos binibiro-biro pa ako. Marami namamatay, fake news yun, sigurado ka. Sabi ba naman sa akin, kung may namatay dito, mag-submit kayo ng ganyan, may waiver na nga, hindi ka papansinin nun. Sabi, epi mo yun, baka dyan eh. Mamatay ka, problema mo yun. Yun yun. Basta wala tang ganun tao eh. Baka kahapon ka lang pinanganak. Hindi mo alam yung ibang tao, loko-loko. Kaya sinasabi ko sa inyo, basta wala kang kilalang ganun. Wala ka pa experience. Marami mga kaya mag-submit-submit ka dyan, mamumuti yung mata mo. Kasi hindi ka mananalo dyan eh. May waiver nga eh. Pinirmahan mo yan, di ba? Oo. Oh. Eh, namatay yung kamag-anak mo. Sinong sisisihin mo? Sino? Isihin mo sarili mo. No, actually, mali rin sila doon. Pero yun nga, in a way, nag-participate kasi wala kang pananampalataya. Yun, yun. Kaya pansinin nyo yung mga, yan, yung mga galit sa atin, ha? Galit talaga. Ba't di ka nagpapabakuna? Napaka-selfish mo naman. Papabakuna ka lang, eh. Eh, ano kung mamatay, di ba? At least, pare-pareho tayo. Magiging mutants, di ba? Ganun ang attitude ng mga yan. Eh, ba't kasi mapapakuna? Ano ba lang? Arte mo naman. So, yan lang ha. So, actually ngayon, marami tayong kilala. Talagang lumalaban na sila sa France. Lumalaban na sila doon. Mga pulista kanila, binanata nila eh. So, dapat lang naman. Ngayon, mga Pilipino, hindi tayo violent eh. Tsaka, ang maganda naman sa Pilipinas, katulad yan, tuloy-tuloy soul winning natin, di ba? Doon sa C6, tiningnan lang tayo naman eh. Mga Pilipino kasi hindi pa naman ganun kaloko-loko. Amen? O yun, may kinapamela, di ba? May nag-funeral tayo doon. Sumisigaw pa ako doon, yung barangay doon. Sabi ko, bahala na, hulihin ako nito. Eh, nakinig pa. Nakinig pa yung isa. Tumanggap pa yung isa. So, kaya salamat sa Panginoon. Amen? Pero yung sabi ko sa inyo, maging handa tayo, manampalataya tayo sa Diyos. Hindi yung takot tayo sa hindi naman pwede mangyari at hindi naman iaalaw ng Diyos. Amen? Iaalaw ba ng Diyos? Mag-soul winning tayo, mag-gather tayo dito, tapos iaalaw ba ng Diyos na makulong tayo lahat? Yung mga kilala ko na mamatay tayo sa COVID, iaalaw ng Diyos yun. Kung inalaw nyo yun, di sure, why not? Langit naman tayo. Pero hindi niya maaalaw yun, malawakan, hindi. Hindi niya alaw yung kaya ako. Asal din ako sa mga pastor na hindi man lang lumalaban. Nagpe-preach na kamas. Palibas, sige, wala naman. Hindi naman sila ganito eh. Hindi naman sila hard preaching eh. Yung mga tao nakikinig lang dun.
Amen. Wow, praise the Lord. Let's go. Hindi naman nila sinisiryoso sila tayo ng Diyos. Kaya wala silang kwenta rin. Amen? Amen. Hindi ako believe doon. Huwag nakakita ko ng gano'n. Napakahina itong mga to. Nakakabuisit eh. Anong makikinig yung mga tao sa'yo? Anyway, sige po. Bago pa akong sumumaloob. Natutunan po ba ngayon? They were not afraid of the king's commandment. Amen? So tayo, sumusunod tayo ha. Sumusunod tayo ha. Huwag kayong sumusunod tayo sa mga bagay na kailangan sundin. Pero pag against na yan sa salita ng Diyos, bahala sila. Hindi tayo takot. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa patotoo ng nakita namin mga sinong sa mga heroes of the faith. Marami po silang patotoo dito. Marami silang example sa amin. But nakita namin dito, mga magulang, salamat po, Lord, sa kina Amram, Jochebed. I pray na sila po'y pattern ng aming pananampalataya, di ba? Ng aming buhay. Makita namin ano importante na sinabi nyo, paglaban namin kahit pa sa mga pagkakataon, Panginoon, na even ang hari na or ang authority na din nagsasabi sa akin, huwag mong gawin yung dapat namin gawin. So I pray na kayo po'y bigay sa amin ng pananampalataya na katulad nito, Lord. Makita namin ito, gayahin namin. Ito yung faith na ino-honor nyo, Panginoon. Even sa time namin ngayon, pwedeng mangyari ito, dapat mangyari. So I pray, mga bata, Lord, matutulad sila. Kilala ka ng lubos, mahalin nila yung salita, mahalin ka nila ang gawain. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.